Maging si GMA Integrated News pillar Mike Enriquez hindi rin nakalusot sa listahan ng mga personalidad na ginawa ng parody ng longest-running comedy show ng GMA na Bubblegum. Yes, take note ha, Aubrey. Eh talagang game na game pang nag-guest si Sir Mike, di ba, sa Bubblegum. Kasama sina Michael Ricketts at Mang Enriquez. Oo nga. Tandaan nyo. Correct. At balita ko. May makakasama tayong balikan niyan ngayong umaga. Uy, yes. Sino yan? Walang iba kundi si Michael Ricketts, Kapuso Comedy Genius himself, Michael V. Yeah. Ayun, magandang araw. Welcome sa balita ko. Welcome. Magandang araw ako ninyo, estimador Michael Ricketts. Pasok. Ayun na nga. Ang galing talaga. Ikwento mo naman sa amin kung paano nyo binuo yung character at impersonation nyo kay Sir Mike. Nung una, ano lang, ginagaya lang talaga namin yung 24 oras. So we came up with a segment called 4 oras. Dahil natutulog rin ang tagapagbalita. Para kasing pag tinitignan namin sina Tita Mel dati at sina Sir Mike, parang talagang walang tulog eh. So ang version naman namin, may pahinga rin kami kahit papano. Pero yun nga, we realized na hindi, talagang si Sir Mike, ano eh, parang ngayon lang natulog eh, no? Ngayon lang pahinga. Tulog. Pero ano yung nakita ninyong unique or special kay Sir Mike at nasabi mo na favorite subject nyo siya sa Bubblegum? Yung boses niya talaga, tsaka in the way he delivers the news. Tapos, yung very iconic na yung ubo niya, at tsaka yung pag-excuse me po niya. Yun talaga. Sa audience natin. So, doon na-inspire kami. Matinding inspiration yun. Kaya, we came up with a sketch. Well, not just yung ano, no? Hindi lang yung palagi namin ginagawa na 4 oras. At tsaka yung estimador na ginagawa ko rin. Yun yung parody na investigador naman. Meron pa kaming ginawang anniversary special na parang I don't think na-ere siya ever sa TV. Lumabas siya sa DVD, nilalabas siya tuwing may mga shows kami. Okay. And parang ngayon, ewan ko, sana magkaroon ng chance. Ngayon yata Sunday. Ngayong Sunday, ipapalabas namin yung sketch na yon kasama si Sir Mike at saka si Mang Enriquez. Ayun, abangan natin yan. Pero Michael, ano yung fondest memory mo na hindi mo malilimutan kay Sir Mike na may pagkakwela at komedyante rin? Hindi ko nga in-expect sa kanya yun. All the while, akala ko, napakaseryosong tao ni Sir Mike. And when I first met him sa network mismo, dito sa GMA, parang hindi napaka-unreal eh. Kasi iba yung persona na nakikita mo sa TV, tapos iba yung pagkayong, parang matagal na kayo magkaibigan. Kaya napaka-warm nung pagtanggap niya sa amin. And natuwa ako nung isang anniversary din namin na siya yung nag-host nung isang segment. Siya yung naging game talaga siya. Game na game, totoo lang. Nakakatuwa siya. Eh Kuya Bitoy, ano naman, paano mo ilalarawan si Sir Mike bilang kasama sa industriya? Ano siya? Talagang haligi. Haligi siya icon na siya. Haligi siya ng television. Na-transcend niya lahat ng media, no? Radio, television. News, I remember, comedy. yun yung nagtataka ako na parang, well, alam ng mga nasa loob, pero yung mga outsider, yung mga audience, hindi nila masyadong alam yan. Natutuwa nga ako na naikwento sa akin nung pamangkin niya yata yun na parang nirequest daw ni Sir Mike na ilagay yung wacky photo niya. Yes. Dun sa nakita natin yun lahat. Nakaganon siya, no? Oh, hey. Yun ang Sir Mike na kilala natin. Yeah. Tama, oo. Yes. Particularly ako, dahil nga mali yung impression ko sa kanya. Nung finally nakilala ko na siya, nung nakita ko yung photo na yon nung gabi na yon nung nagpunta ako, sabi ko, ay, eto si Sir Mike. Ang nag-iisang Mike Enriquez. Yes, nag-iisang Mike Enriquez. Pasample muna, isang sample. Pwede. Abangan ninyo ngayong linggo, mapapanood ninyo, Michael Ricketts, Mang Enriquez, at ang nag-iisang Mike Enriquez. Pasok sa Bubblegum. Galing. Abangan natin yan Sunday. Michael V, maraming salamat sa iyo. Ay, pa-plug ko na rin yung ano, ngayong Sunday, meron kaming parody na gagawin. Medyo meron na naman kayong aabangan. Yes. Panibago yan. Kaabang-abang yan. Tama, gusto ko rin mag-hi kay Febe. Ayan, no? Andyan, palagi. Ay, siya nakikita. Hi, Febe. Natawa tuloy siya. Maraming salamat, Michael V.